pulmonologist, o sabi niya, kailangan mo na talaga i-confine kasi medyo delikado kasi buntis ka pa. Kailangan ko magpa-swab test. Habang hinihintay po yung swab test result ko, ang asawa ko, hindi ko kasama, ako lang mag-isa doon. Tapos ang daming nilalagay sa akin, kailangan i-monitor si baby, ang dami mga test, ang dami mga tusok. Sobrang down ako emotionally, pati spiritual life ko, sobrang down ako kasi ang dami ko ng tanong kay Lord. Na Lord, bakit? Bakit ako? Bakit sa panahon na to? Buntis ako, binigay mo tong baby na to, pinag-pray namin to, binigay mo, tapos ito yung mangyayari sa akin. Makausap, wala akong malabasan ng kung ano yung nararamdaman ko kasi wala eh. Tapos biglang may nag-send sa akin, yung office mate ko, ng topic ni Pastor Jebo tungkol sa pagsubok at kung paano ka mananagumpay. Pinapahintulutan niyan sa iyo ng Panginoon para mas lalo kang maging matatag. Pinanood ko po yun sa cellphone. Parang, alam mo yung madilim na paligid? Biglang lumiwanag. Wow! Oo nga! Tama siya. The time, ibinigay ko sa Panginoon lahat ng nasa paghihirap ko na sa loob ko. At sabi ko, Lord, okay. Let your will be done, not mine. Na-amaze sila. Kasi, uy, ang galing! Kasi, hindi na sila nag-experiment ng isang gamutan lang. Finally, bumaba na po. As in, hindi na kailangan itapo at pwede na kami makauwi. Nakakagulat kasi yung isang araw pa lang, ang laki-laki-laki na dahil sa PPE. Sabi ko, Lord, I know you will provide. May pinost po sa Facebook. We're just asking for prayers. Tapos, ito yung nangyayari sa akin. Tapos marami po pala nakakabasa. Marami nakakakita. So sila mismo, hindi po namin kilala. Ginamit ng Panginoon, nagbigay sa amin. Tapos biglang merong magte-text na lang, can I have your account number kasi magse-send ako. At sa araw kung kailan lalabas ako, nag-provide po si Lord. Kumpleto po, walang labis, walang kulang. Na kahit ako po personally, na-amaze din po ako. Asa ka pa? Ang buhay di pinap ay patatagin. Asa ka pa?